Magandang araw mga kaibigan. Ang video po natin ngayon is another requested video ni Sir Ryan Becerra. So, shoutout sa iyo, Sir Ryan. Lately po kasi nagkakaproblema siya sa aircon ng kanyang nabara. Bali, yung blower ay nung una raw intermittent o papatay-patay. And then lately, talagang nag-stop na ito. So nag-request siya sa akin kung pwede raw ba akong gumawa ng video kung paano tinatanggal yung blower motor. So sabi ko, sige, gagawin ko to ng video para at least ma-share din natin at makatulong tayo dun sa mga nakaka-experience ng the same problem. At sa tingin ko naman, kahit na dito ko sa Nabara babaklasin yung blower motor, ay makaka-relate din naman yung mga owners ng ibang mga car brand. Kasi sa palagay ko naman, yung mga blower motor na yan, halos pare-pares naman yung structure nila o kung yung paano sila inassemble. At ganun din, check din natin, baka mamaya yung naging problema ni Sir Ryan ay dahil lang dun sa fuse. Maaring pumutok lang yung fuse. So check din natin yung location ng fuse. Ganun din, check natin yung supply ng kanyang power. Kung baka mamaya ang problema niya ay nasa wiring. Kasi kung sakaling wala, possible na baka may daga o anumang hayop na kumagat dito at naputol yung wire. So tara, gawin natin. Tanggalin ko muna itong glove box. So ito yung blower motor. Bali, usually, ang location talaga niyan nasa loob o nasa likod ng glove box. Para dito sa Nabara, meron ka lang kailangan tanggalin na mga screws para maalis din itong nagsaserve as cover. Tatanggalin ko lang muna. So ito na yung kanyang blower motor. Pero ang pinakamagandang simulan mo pagka nagto-troubleshoot ka is yun munang fuse. Baka sakaling busted lang kaya hindi umaandar yung blower. So para dito sa Nabara, yung fuse diagram ay makikita dito sa glove box. Bali, located siya dito sa ilalim yung blower motor na 15 amperes. So kung titignan natin dito sa fuses niya, nahandito yun sa ilalim, yung 15 amps. So para i-check, pwede nyong tanggalin yan kasama yung provided na pangtanggal ng fuse. Para i-check to, syempre kailangan natin ng tester. Gamit tayo ng tester, lagay lang natin sa continuity, tapos check natin yung dalawang terminal. Okay, so buo siya. O kaya pwede rin nyo namang visual, i-check nyo lang, i-ano nyo sa araw o sa ilaw, makikita nyo kung yung filament nya sa loob ay buo pa, hindi pa putol. So balik ulit. One way din na magandang gawin pagka nagto-troubleshoot is tanggalin natin yung socket nitong blower. Tapos check natin sa tester din pagka binuksan natin yung aircon kung nagbibigay ba siya ng 12 volts na power. Kasi kung wala, yun yung sinasabi ko kanina na possible na may mga wire na naputol, na disconnect, naputol, kinagat ng daga. So check natin. Una, hugutin ko tong socket ng blower. Ito. Tapos, check natin kung may dumadaloy ba na 12 volts pagka inon natin yung blower. So, para malaman yan, pwedeng gumamit tayo ng multi-tester. Makikita natin dyan kung meron nga siyang 12 volts. Minsan, magre-register siya ng 12. Minsan, mas mababa sa 12. So, ako ang gagamitin ko ay itong light tester. Lagay ko lang yung dulo nito sa ground. Tapos, i-on ko lang yung susi. Okay. At after nyan, pag tinuso ko rito, dapat iilaw itong aking tester. So, okay. So, ibig sabihin, buo yung mga wire na ito dahil may supply. Gumagana. Okay, oh. So, okay.
So, yung fuse niya, okay. Tapos, yung mga wires niya, okay din. Kung na-check nyo na yun, working lahat, pero hindi pa rin umaandar yung blower motor nyo. So, ibig sabihin, ito na yung may problema. Yung motor talaga. Kailangan na nating ibaba. So, para ba ibaba yan, meron lang yung tatlong screw. Sa ibang mga brand, hindi ko alam, baka mas marami pa sa tatlo. Pero almost the same yon, mga naka-screw lang yon, tapos mahuhugot na natin pababa. So, gawin ko na. So, ganyan lang yung pagtatanggal ng mga blower motor. Tapos, katulad ng sinabi ko kanina, bago nyo alisin ito, check nyo muna yung fuse. Kasi baka sakaling busted lang yun eh. Tapos, yun namang fuse diagram ay madali nyo namang makikita. Usually, nasa gilid lang yun ng sasakyan. O kaya, naandun sa side noong glow box. Tapos, check nyo rin yung socket na pumapasok dito sa mga motor. Check nyo kung merong supply yon ng 12 volts. Kasi kung wala, possible na yung mga wirings nun ang may problema. Pwedeng, katulad na sinabi ko, pwedeng naipit, pwedeng may pumasok na hayop, daga, at nginat-ngat yung mga wire sa loob. Tapos itong motor na to, pwede nyo namang erekta ito eh, para ma-check nyo kung buo pa. Kuha lang kayo ng dalawang wire, positive at negative, i-connect nyo lang sa battery, tapos supplyan nyo to ng power, yung pinapasukan ng socket. So, katulad ko rito, meron ako rito ng charger. Try ko, lagyan ko ng supply siya. So, yan, nakita nyo, buo naman. So, ganyan lang kadaling magtanggal ng blower motor. Again, sana naging helpful ang video natin ngayon. If you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So, mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.